Hello guys, kamusta kayong lahat? And pag-uusapan natin ang about sa SSS contribution. So, isa ka ba sa mga tao na nagsasabi na ano ba yan? Kinakaltas na naman sa SSS ko. Ang hirap na nga magtrabaho. Yung 12,000 na sahod ko per month is binabawasan niyo pa ako ng SSS. Pag-ibig ng PhilHealth. Wala nang natitira sa akin. So, sa video ng ito, gusto ko pong ipakita sa inyo ang importance ng SSS contribution. Okay? So, SSS contribution is ito. Actually, protection mo ito, kaibigan. Dahil, alam naman natin na hindi tayo forever malakas. Okay? Darating sa punto na tayo ay manghihina na. Okay, tatanda na tayo or nagkasakit tayo or naaksidente tayo. So kailangan natin ng tulong sa government. Okay, so itong SSS na to is napakalaking tulong kasi pwede kang makapag disability claim dito. Okay? Pwede kang magkaroon ng death claim. Pwede kang magkaroon ng calamity loan. Okay? Sick loan at kung ano-ano pa. And ang pinaka-importante sa akin dito is yung SSS pension. Okay, so bakit ko nasabi yan? Kasi itong SSS pension is talagang proven na nakatulong sa amin sa pamamagitan ng yung pension ng aking mother, pension ng aking father. So ito ang napakalaking bagay na umaagapay din sa amin. Okay? So, kung wala to, mahirap talaga. Okay? Kasi nga, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na tayo makapagtrabaho, mahina na tayo. Okay? So, based on my personal experience, guys, sobrang halaga ng SSS contribution para sa inyong future. So, dapat tayo nag-iisip tayo ng long term, hindi lang sa ngayon. Dapat habang nag-iipon tayo, nagtatrabaho tayo ngayon, is pinoprotektahan natin yung future self natin. Okay? So, dalawa kasi yung klase ng SSS benefits. Yung isa is lump sum. Yan yung i-request mo sa SSS na bigyan ka ng isang bulto, isang bagsakan na halaga ng pera mo. Let's say, kung 1,000,000 yan, 1,000,000 agad makuha mo. Pero, for me, mas maganda yung another option, which is yung monthly SSS benefits. Kasi, ito, kahit papaano, dahil nga matanda ka na, that time is di mo na kayang negosyo ng mabibigat. Okay? So kailangan mo ng regular source of income. Okay? Para naman ma-enjoy mo 'yung sarili mo. So para wala ka nang isipin, at least may natatanggap ka monthly. Maliit man 'yan, at least meron. Okay, so peace of mind mo 'yun. Bukod pa 'yung hopefully kung may naitabi ka pa. So, dagdag tulong din yun sa'yo. Okay, so ngayon, dahil bata ka pa, nagtatrabaho ka, sasabihin mo, late naman ang sahod ko. Okay? Ang advice ko is, huwag kang mag-rely sa isang source of income lang. So, kung meron kang work ngayon na minimum, so, let's say, 12,000 per month, kita mo. Tapos, in reality, 9,000 ang nakukuha mo. Di, ang isa sa magandang solusyon dyan is maganap ng additional source of income. So, ano ba yung mga additional source of income? Sideline. So, pwede kang mag-buy and sell. So, ako, nagba-buy and sell ako ng ngayon motor, pero isa sa mga bucket list ko is mapag-buy and sell ng 4 wheels, pero wala pa kasi tayong ganung kalaking pondo. So ngayon is ang ginagawa ko lang is nag-aaral ako and iniipon ko yung knowledge na yun coming from mga people na nagba-buy and sell na.
para kapag meron na akong pondo, meron na akong enough fuel doon sa business na yon. And at tinatry ko rin ngayon na mag-alok ng kotse na binibenta ng ibang tao and ko-commission ako doon. So for example, ikaw mayroong ang kotse, naghahanap ka ng buyer, so tutulungan kita. And pag nabenta yun, diba, kumita yun ng 40. So, syempre, kakata ko dun ng usually 5 to 10,000. So, yun yung extra income ko. Ano yun? Tabi ko na agad sa savings ko. So, yun yung mga ideas. Maganda pa nito, hindi mo kailangan ng magpakawala ng capital. So, isa pa sa mga ways para kumita ka ng extra is ito, yung pagbablog. Okay? Although ngayon is wala pa talaga akong kinikita dito sa pagbablog. Purely passion lang to. Kasi, gusto ko kasi na makatulong sa mga tao na hirap sa pera. Dahil ako mismo naramdaman ko yan eh. Ang hirap guys, nang bitin yung pera mo. Ako, tapos ako ng pagpipiloto. Ang profession ko is pilot, pero sobrang daming gastos para masustain mo yung lisensya namin. Every year, kailangan mong bumasos ng almost 80,000 para lang ma-maintain yung pilot license. So, sabi ko, ganito na lang ba parati? So, kaya naisipan ko na ayoko mangyari yan sa inyo na may gusto kong gawin pero hindi mo mapursu dahil wala kang sapat na financial means, financial capability. So kaya nga sa mga susunod na videos natin is hindi lang ako ay magsasalita ng ganito guys. Mag-interview ako ng mga nagninegosyo na, magninegosyo pa lang, mga success story, mga failure story, para magkaroon kayo ng ideas paano mag-umpisa magnegosyo. Hindi lang negosyo guys ha, pati mga online business, digital business, yung mga out of the box source of income na pwedeng pasukin. At hindi po ako magtuturo sa inyo niyan, kundi yung mga naka-experience na. Dahil ako rin po mismo ay hindi pa naman din talaga basta sabi mong mayaman, ganun. At gusto ko rin po talagang matuto. Okay? So, yun. Kung maliit ang sahod, magdagdag ng source of income para dire-diretso yung paghulog nyo sa SSS. Hindi lang sa SSS, kundi sa PhilHealth and Pag-ibig. MP2. Okay? Dalawa kasi pag-ibig. Eh. Yung ordinary, yung para lang sa bahay, at yung MP2 investment. Anyway, if you want to learn about MP2, may mga videos naman ako dyan about pag-ibig MP2 investment. So, yun guys, and thank you so much. Yun nga pala, no, usapang negosyo. So, yung nakaraan lang, nagbukas ako ng hobby slash mini business ko, which is yung auto-detailing. Okay, so bigyan ko lang ng quick background guys. Auto detailing is cleaning the interior of your car and the exterior. And ginagawa niyang almost brand new yung kotse nyo. So meron tayong exterior and interior auto detailing. And I am offering paint correction and ceramic coating. So, sa akin, kasama na po dyan yung interior kapag nagpagawa po kayo ng ceramic coating. Okay, so if you want to know more, meron po akong number dyan sa description below. Or you can contact me. Malaking tulong po sa akin yan guys. Kasi ngayon, home service pa lang po ako dahil... Siyempre, alam nyo na, ayoko pong masyadong gumastos ng malaki sa pagpapatayo ng shop. Dahil hindi pa naman po talaga malakas yung
clients kasi hindi pa naman po okay lala. At ayoko rin naman talaga magpakawala ng masyadong malaking pera. Sabi nga sa business is start small, dream big. Okay? So, yan guys, malaking tulong yan. I hope ma-consider nyo po na magpa-home service auto-detailing din po sa akin. Okay, so again, thank you so much guys. And please like, comment, and subscribe na rin sa aking YouTube channel. And please abangan nyo po yung ating FB page na gagawin natin soon. And also, meron din po tayong mga channel na uumpisahan sa YouTube na may ibang topic din na pinatalakay. Okay? So, abangan nyo po yan. And again, thank you so much po sa pag subaybay. And I hope God will bless me so that I can also share some of my blessings to you guys very, very soon. Okay? So, sa anong way, hindi ko alam, pero gusto ko mag-provide ng values dito sa ating YouTube channel. Okay? So, yun lang guys. And thank you so much. 1,800 subscriber. Road to 2,000 na po tayo. And sana madagdagan pa. At please comment and like na rin po talaga. Okay, thank you so much guys. And God bless sa inyong lahat. Bye-bye.